What's up mga ka-breaks? So makikita nyo, mayroon tayong TP-Link EAP110 outdoor antenna. So sa video na ito ay pag-usapan natin kung paano i-configure ang ganitong klaseng outdoor antenna. Anyway, marami na talagang tutorial na gumagawa dito sa YouTube. Pero marami kasi akong natanggap na mga katanungan galing sa ating mga customer sa piso wifi kung paano i-configure ito para magamit sa kanilang mga piso wifi units. So wala nang intro pa, diretso na po tayo mga ka-breaks. Unang-una is saksak muna natin yung power adapter natin dito sa ating wire. Pagkatapos, bago sa lahat is pinuputol ko pala yung ganito, kinukuha ko yung ground na yan kasi hindi naman talaga mga gamit yan. Pagkatapos maputol natin, ang gagawin natin next is isaksak natin yung UTP cable dito sa LAN ng adapter ng TP-Link natin. At yung LAN naman ay doon natin isaksak sa ating PC or sa ating laptop. At pagkatapos na masaksak is dito naman sa ating TP-Link antenna, lagyan natin ng UTP cable at isaksak na naman natin doon sa PoE ng ating adapter ng ating outdoor antenna. At saka natin isaksak sa ating outlet. After noon ay punta tayo dito sa ating network and internet setting. Yan, open nyo yan dyan. Pagkatapos, hanapin nyo yung Ethernet. Yan, tap nyo yan. Yung Ethernet at dito kayo sa change adapter setting. Yan. Tap nyo yan dyan. Pagkatapos, click nyo yan yung Ethernet at hanapin nyo dito sa baba ang properties. Dyan sa properties, makikita nyo dyan yung Internet Protocol version 4. So, click nyo yan. At gawin na nating static ang IP address ng ating laptop. So, tap nyo lang yung use the following IP address para maging static siya. Pagkatapos, enter nyo yung IP address dyan na 192.168.0.13. Yan, pagkatapos dito sa subnet naman, click nyo lang yan at automatic siya na mag-pop up dyan. At dito naman sa baba, yan baba ng subnet, type nyo lang yung 192.168.0.1. Yan, pagkatapos okay at close nyo na lahat. So, dito na tayo sa ating browser. Pero bago niyan, is check muna natin yung antenna natin. So, kung umiilaw na ba siya. So, kung makita nyo, umiilaw na siya. Dito tayo sa ating browser. So, dito i-type nyo yung IP address ng ating TP-Link. So, 192.168.0.254. At hit enter. Yan. Pagkatapos lumabas yung portal ni TP-Link, gamitin nyo yung username na admin at yung password naman niya is same pa rin, admin. Yan. Pagkatapos is login. Okay. Pagkatapos mag-login, ayan na. May makikita kayong quick start. So, sundin nyo lang yung mga instruction. So, dyan naman is lagay nyo yung password at new username nyo. New password at new username. Pagkatapos, dyan, okay, tap nyo lang yung next. At select nyo yung IP mode since gagamitin natin ito for access point para sa ating piso wifi.
Tapos hit na naman yung next. So follow lang yung instruction natin. At maglagay na din kayo ng is ID at saka password. Yung password is temporary lang yan kasi mamaya is i-off din natin yan kasi hindi kailangan ng password ng ating outdoor antenna dahil gagamitin natin ito sa ating piso wifi. At hit enter na naman, pagkatapos yan ang lumabas, applying. So antayin nyo lang, pagkatapos makikita nyo yung summary ng iyong na-input kanina. At kapag nakita mo tama ang lahat is enter nyo yung done o click nyo yung done. Click nyo na naman ulit yung I have connected with ISIS ID at pagkatapos lumabas dyan, punta kayo sa wireless. At i-drag nyo sa ibaba. Yan, nakikita nyo yung pangalan ng ISIS ID na ginawa mo kanina. Dito sa security mode, dapat naka-none po yan para mawala yung password na ginawa natin kanina. Pagkatapos ay click nyo yung OK at save. So ganun lang po kasimple at maraming salamat sa iyong panonood.